Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Pastora Maylen Sarmiento ng CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Maraming salamat po sa araw nito na inyo pong ipinagkaloob sa amin, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pagpapala na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Patnubayan niyo kami sa maghapon at dalangin namin ng iyong salita ang siyang manguna sa amin sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang ating pong babasahin ngayon ay matatagpuan sa Numbers chapter 26 verse 23 to 25 na pinamagatang The Tribe of Issachar. 23, the sons of Issachar according to their families. Of Tola, the family of the Tweets. Of Yuva, the family of the Punites. 24, of Jashub, the family of the Jashubites. Of Shimron, the family of the Shimronites. These are the families of Issachar according to those who were numbered of them. 64,300. In Hebrew, Issachar means either man of reward or hired man. Was according to the book of Genesis, the fifth of the six sons of Jacob and Leah, and the founder of the Israelite tribe of Issachar. After the death of Moses, Joshua led the Israelites into the promised land and apportioned the territory among the 12 tribes. The tribe of the Issachar settled on land lying west on the Jordan River and southeast of the southern tip of the Sea of Galilee. Like his brothers, Issachar received a blessing from his father before Jacob's death. Issachar is a raw-boned donkey lying down among the sheep pens. When he sees how good is his resting place and how pleasant is his land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Genesis 49:14-15. Issachar was a large tribe. Its battle-ready men numbered 54,400 in the first census, Numbers chapter 1:29. In Numbers chapter 26:25, by the time of the second census, it had increased to 64,300. In 1 Chronicles chapter 7:5, during the reign of King David, Issachar's mighty men numbered 87,000. In the time of the judges, Issachar's tribe joined with Deborah and Barak to defeat Jabin, the king of Hazor. Judges chapter 5:15. From Issachar's tribe came a later judge, Tola. Judges chapter 10:1-2, as well as two kings of Israel, Baasha and his son Ela. 1 Kings 15:27 to chapter 16:14. As one of the northern tribes in the divided kingdom, Issachar was taken into captivity with the northern kingdom fell. Let's close in prayer. Lord, we thank you sa aming mga salitang nabasa po ngayong araw na ito. We see how faithful you are from these tribes and the tribe of Issachar. Patuloy kang naging tapat sa kanila, Panginoon, at sila ay pinarami mo pa, pinalakas. During the captivity, hindi mo sila pinabayaan. Maraming salamat, Lord. Alam kong hindi mo rin kami pababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Kayo po umanguna sa amin. Patuloy po na kami ay sumusuko sa iyo at sumusurrender sa lahat po ng mga gagawin po namin sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating maging kaunawaan dito. Muli po, maraming salamat at patuloy po tayong makinig ng ating programang Tinapay Mula sa Langit. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain po ang bawat isa sa atin.